Napakabisik lang nung ginawa natin at umandar na yung sasakyan natin. Yan, so magandang araw sa ating lahat. So nandito tayo ngayon. May unit tayo ngayon na isusolve. So ito. So ang sasakyan na ito, ang problema ay ayaw umandar. So wala siyang redundo. So i-share natin sa inyo kung paano ito na-solve. So paano ba yung mga basic na ginawa natin na troubleshoot para mapandar natin ang sasakyan na ito. So ang sasakyan na ito ay keyless entry, so gasoline engine, automatic transmission. So ayan, pakita natin sa inyo. Yan, so ito yung unit natin ngayon. MJ. So automatic transmission. Automatic transmission siya. Tapos keyless entry na. Yan, so push button na to. So ang issue dito ngayon ay ayaw umandar. So wala siyang redundo. Yung nag-check nito, mga dalawang araw lang nila itong na-check. Ang ginawa nila dito ay sinungkit nila yung starter kasi ayaw nga mag-start. So pakita natin sa inyo kung paano ba siya hindi mag-start. Ayan, so paano ba mag-unang ignition nito, yung push button na. So ganito lang. Kung ignition lang muna yung i-on natin ay hindi tayo aapak dyan sa brake. So ang gagawin lang natin, one push lang dito sa push start natin. Yan. So ito yung makikita natin ngayon dito, mga nakailaw. Yan, so naka-on ang ignition natin dyan. So kapag pinush natin to ulit, so ang mangyayari ay naka-off yung ignition. So try natin paanda rin. So yan, apak tayo dito, tapos push natin yung start ito. So yan, yan lang yung mangyayari. So wala siya, walang redundo na nangyayari. So ito lang yung issue dito, yung isosolve natin. So try natin ulit, push yung brake, tapos yan. So yan, hindi siya umandar, wala siyang redundo na nangyayari. So yung nag-check dito, sabi ng mangyayari ay sinungkit nila yung starter para makapag-redundo siya. Pero ang nangyari, kahit na sinungkit nila yung starter, hindi pa rin umandar. Kasi nga may problema siya. So dapat kapag ganitong sitwasyon, ganitong pangyayari, push button yung sasakyan ninyo, tapos ayaw magredundo. So ang dapat ninyong gawin ay ipacheck lang ninyo. So hindi na dapat dumating pa sa punto na mag-direct tayo dun sa starter. Hindi na kailangang magsayang pa tayo ng effort na susungkitin natin yung starter kasi wala rin mangyayari. Pero hindi ko naman sinasabi na masama yung subukang mag-direct sa starter. So okay pa rin yun para malaman natin kung okay ba yung starter, sira ba siya or okay. So importante yung sungkitin mo muna ng saglit para malaman mo kung okay pa ba yung starter. Pero kapag pagkatapos mo ng masungkit, okay naman yung starter, ayaw lang umandar. So yun, wag mo nang ulitin. Wag mo nang ulit-ulitin pa kasi wala rin mangyayari. Ang importante lang na alam mo na na okay pa yung starter, hindi sira yung starter natin. So dito tayo ngayon. Ano bang problema dito, bakit ayaw siya mag-start? So ito yung isi-share natin sa inyo ngayon para magkaroon kayo ng idea. Kahit anong sasakyan ninyo, push button man yan o
basta anong klaseng sasakyan. So ganito lang dapat ang gagawin natin para magkaroon kayo ng idea kung paano ba i-check yung sasakyan ninyo. Ang ginawa namin dito ay tinignan namin yung piyos. May piyos ito, nandyan sa ilalim. Hindi na natin ito pagkita. Yan. So yan, sinake na namin yan lahat. Okay naman yan. Walang problema dyan. Lahat okay. So, dito tayo sa... Dito tayo sa harap. So, ito yung engine niya. Ang sasakyan na ito ay... Ayan. So, MJ. Hindi lang. So, dito. Pakita natin sa inyo. So, paano ba natin ito sinake? Ano bang ginawa natin? So ayan, chinik na namin to. Hindi pa namin to ginamitan ng scanner. Kasi yun nga, nung chinik ko doon, yung una kong ginawa ay tiningnan ko muna yung mga fuse box niya at pati yung mga relay ay chinik ko kung okay ba lahat. So hindi pa muna ako gumamit ng scanner kasi para naman makatipid yung may-ari. Kakaya lang nating ma-check nang hindi na tayo gumamit ng scanner. Kasi punta muna tayo sa pinaka-basic. So itong sasakyan na ito ay napaandar ko na. So nire-review ko lang sa inyo kung paano ba yung ginawa ko. Kung paano ko napaandar ito. Paano ko nalaman yung sira nito. So hindi na ako gumamit ng scanner dito. So yun, paano ko ba nalaman yung sira? Paano ko ba trinobullshot yung sira dito? So ganito, si-share ko sa inyo para kapag nangyari ito sa inyong sasakyan, kahit ano yung ayaw mandar yung sasakyan ninyo, o di kaya ay may nawala sa inyong sasakyan, it's either yung aircon, yung mga kagaya nito, ayaw mag-start. So ganito lang yung mga basic na gagawin ninyo. Ano ba yung sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang sira dito. Yan, so ito muna tayo. Tingnan natin tong mga nakalagay dito, yung mga pattern. So ito yung mga nakalagay dito. So wala siyang mga pangalan. Hindi ko alam kung para saan tong mga nakalagay dito kasi nga ay wala siyang pangalan, number lang yung mga nakalagay dito. So ibig sabihin kapag ganito yung makikita nyo ninyo dito, so kailangan yung tumingin doon sa owner's manual ninyo kapag ganito para malaman ninyo kung para saan ba tong sample, itong R number 4, R number 5. So nandun yun sa owner's manual ninyo, so doon ninyo to makikita. Pero ako dahil hindi ko alam ito, hindi ko alam kung para saan ito at wala namang owner's manual na nadala yung may-ari kasi iniwan niya doon sa bahay nila. So yun lang ginawa ko, hindi ko alam yung kung saan to. Hindi ko alam yung lahat nito, hindi ko alam kung para saan kasi nga ay wala tayong makikitang guide. Kaya ang ginawa ko na lang ay ganito na lang kasi nga ayaw siya umandar yung sasakyan. So ang sira dito kaya ayaw umandar yung sasakyan ay ito. So ito yung sira niya, itong relay na to. Yan, tinanggal ko na to, binalik ko lang, so tanggalin ko ulit. Yan, kita natin. So okay naman yung relay, bagong bago pa. So paano ba natin malalaman kung sira ito? So may paano ba ito matis? So may nag-comment din sa atin na paano ba ito matis. So ang pag-test dito, yung 30 lagay nyo sa positive. Yung 85 pwede rin sabay silang dalawa na lagay nyo sa positive. Tapos yung 86, so ito yung lalagay nyo sa negative. So kapag ka nalagay niyo ito sa negative, pumipitik na tong relay na to. So nung time na pumipitik to ay maglagay kayo ng peace lamp dito sa 87. Kapag may lumabas dito na
positive, so yon, ibig sabihin okay. Pero kapag walang lumabas, so ibig sabihin sira yung relay ninyo, o di kaya kapag nung paglagay nyo ng negative dito, hindi siya pumipitik, so sira yon. So yun yung mga pag-test natin. Yan, so dito nga tayo. So ito na nga, ito yung problema nung sasakyan natin, kaya ayaw siya mag start. Paano ko ba nalaman ito na ito yung sira? So ganito lang yung ginawa ko. Hindi ko na tinis pa ito. Hindi na ako naglagay dito ng mga positive negative. Ang ginawa ko na lang para malaman ko kung saan ba dito yung sira. So yung ginawa ko lang ay ganito. Itong tatlo na maliliit, yung pinakamaliit. So ang ginawa ko dito sa tatlong relay ay pinag-swap ko ito. Itong relay na nandito, nilagay ko dito. Tapos yung relay naman dito, nilagay ko dito. So, bali nag-swap na itong tatlo. Pagkatapos kung ma-swap itong tatlo, ay nag-try ulit ako na paandarin yung sasakyan. So, tinry kong i-start. Tapos, pagkatapos kong matry, ay wala pa rin. So, hindi siya umandar. Ang ginawa ko naman, dito naman ako sa ito namang dalawa na relay na to. So ito naman yung pinagpalit ko. Yung relay dito, nilagay ko naman dito. So ayan, pagkatapos ay yun pa rin, yun naman yung ginawa ko. Tinry ko ulit na paandarin yung sasakyan. Tapos nung matry ko ay hindi pa rin siya umandar. So yun, pagkatapos nun ay dito naman ako nag-check itong ito na nga. Pagkakasin na natin to. So ito, relay na to, yung pinakamalalaki dito. So ginawa ko naman dito, yung relay dito, nilagay ko dito. Tapos yung relay na ito naman ay nilagay ko dito. Tapos yung dito ay nilagay ko naman dito. So itong tatlo ay nag-swap. Tapos itong dalawa naman ay nag-swap sila. So yun. Katapos kong gawin nun, so nag-try ulit ako na paandarin yung sasakyan. So nung matry ko ng paandarin ay umandar na siya. So ayun, napaandar ko na yung sasakyan. So gaya nito, pakita ko sa inyo. So hindi muna natin yan i-install kasi sira yan. Ito yung gagamitin natin kasi yun na nga yung ginawa ko. Pinagpalit ko tong dalawa yan. So wala tong isa. Try natin paandarin kasi ito nga yung relay na sira. Yan, so try natin start. Yon. So, umandar na siya. Ganun lang siya kabisik. Hindi pa tayo gumamit ng scanner. Wala tayong ginawang mga direct-direct dyan o ano-ano pa. Yung ginawa natin ay sobrang napakabisik lang. Tapos ay napaandar na natin yung sasakyan. So sa loob lang ng siguro mga 10 minutes ay napaandar na natin yung sasakyan natin. So hindi tulad nung una nag-check dito, umabot sila ng dalawang araw na paandarin to, pero hindi pa rin nila ito napaandar. So yung ginawa nga nila ay sinungkit-sungkit pa nila yung starter, pero hindi pa rin napaandar. So yan. So ang gagawin natin, ang relay na ito ay papalitan natin. Maghahanap pa tayo ng kagaya nito na relay. So sa ngayon, alam na natin kung ano yung problema dito. So sobrang napakadali lang nating na-solve yung problema. Hindi na tayo gumamit ng kung ano-ano pang mga diagnostic tools or ano-ano pang mga tools. Sana ay may natutunan kayo dito sa video nating ito. At maraming salamat sa inyong panonood sa ating video. At hanggang dito na lamang. Maraming salamat.